Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, Senator Aimee Marcos, antindi na po kung banatan itong mga PBBM supporters no. Nakakapagtaka naman no. Supporter kayo, naturingan kayong supporter ni BBM. Grabe kayo makabanat sa mga Marcos. Pag-usapan din po natin ito pong UN rapporteur na nagpunta sa Pilipinas no, sa si Khan. Ano ba pangalan nitong Khan na to? No? UN rapporteur si Irene Khan. Pinayuhan po ang gobyerno ni Pangulong Marcos na tanggalin na po o i-abolish na, buwagin ang MTF-LCAC. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin. No? Unahin po muna natin itong si Banat po. Grabe, no? Hindi po ako makapaniwala no? Sa mga supporter po ni Pangulong BBM. Kapatid po yan. No? Alam nyo po, kaming mga supporter ng mga Duterte, sanay po kami na meron pong independence po na mag-isip yung bawat isang Duterte, pero may paggagalangan po sila. Ginagalang po ng mga magkakapatid yung bawat isa, nauunawaan nila kung saan nanggagaling at nauunawaan po nila na kahit magkakapatid sila ay may iba't iba po silang paniniwala, no? Katulad po recently si VP Inday Sara Duterte, naunawaan niya kung saan nagmumula. Sabi niya nga, ito ay brotherly love, no? Naunawaan niya yung tila ni Basti, no? Yung pananaw niya na parang matindi na yung pang-api sa kanyang ate, kaya nananawagan siya ng Marcos resign, no? Pero ito po, very valid po. Valid po masyado yung mga tinututulan ni actually hindi po binibira eh. Doon ako nagtataka rito sa mga BBM supporters, no? Hindi po binibira ni Senator Aimee yung kanyang kapatid. Iba po yung binibira niya. Sinabi niya nga, no? Dekada po yung kanilang ginawa para magkaroon po sila ng second chance. Dekadang siniraan yung kanilang pamilya, no? Tapos sisirain lang, no? Hindi po siya papayag na yung pagbibigay sa kanila ng second chance sa pamilyang Marcos ay sisirain lang ng alam naman natin lahat kung sino yung tinutukoy ni Senator Aimee, ng isang kamag-anak incorporated na hindi naman Marcos, di ba? Takantaka ko sa mga nagsasabing sila ay BBM supporters, pero hindi po naman binabanata ni Senator Aimee ang kanyang kapatid. Bakit gano'n na lang kung siraan si Senator Aimee? Katulad po nito, grabe po. Ito po ang sabi ni JC Punong Barangay. Sabi po niya sa kanyang tweet, meron po rito ang picture na hindi po namin kilala to kung sino itong mga to. Naririnig namin yung pangalan, no? Mayor Lacson. Ito ang sabi ni Punong Barangay, oh. Yung sa picture niya, si FEM ba talaga ang tatay ni Aimee Marcos? Grabe po, no? Pinagdudahan, grabe po yung buong pamilya na ng mga Marcos ang siniraan nito. Na iba raw po, eh, no? The alleged father of Aimee Marcos, Arsenio Lacson. Grabe, no? At pinakita po yung mukha ni Arsenio Lacson at ang mukha ng anak ni Senator Aimee. Kung hindi ako nagkakamali, manotok po itong anak ni Senator Aimee, no? Magkahawig daw. Ito po sabi, Manang Aimee, ang dami nang na-curious tuloy. Talagang napapaisip din ako. Matagal na itong pinag-uusapan din. Since ikaw din ang kakaiba, ang ugali, wangis sa magkakapatid na Marcoses. Alam niyo, sa totoo lang po, no? Grabe, no? Grabe po nila siraan si Senator Aimee. Pati yung pinagdududahan na po yung ama, no? Na mukhang hindi raw po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang ama nito ni Senator Aimee. Ganun na po kababa. Kababa ang inyong pag-atake sa kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Very personal, masiraan lang. Ano po ang mali sa sinasabi ni Senator Aimee? Ay, miski naman kayo, kahit kayo po, di ba? Miski naman kayo, naniniwala po kayo na totoo yung sinasabi na may mga pinangako, kayo ba naman, pipirma kayo na nakalagay po ron, voting jointly? Ano po alam ng mamamayan, simpleng mamamayan dyan? No? Ano po ang pakialam ng simpleng mamamayan kung talagang people's initiative yan, pipirma ka na joint voting yung Senate at Congress?
wala naman pong kinalaman. Buti sana kung yung ito po ang babaguhin natin sa saligang batas. Magbibigay ng ayuda sa lahat ng mahihirap. Putya, pipirma ka talaga. Nauunawaan mo. Pagpirma mo, bibigyan ng ayuda yung yun yung ilalagay. Pero yung joint voting ng Kongreso, joint voting ng House of Representatives, mga congressman at mga senador, ano pong kinalaman ng mga pangkaraniwang mamamayan yan? Bakit po kami boboto dyan? Para saan? Yan po ang ugat na, tama naman yung sinasabi ni Senator Amy. Bakit hindi maamin ng kanyang pinsan na wala siyang kinalaman dyan? Na may kinalaman siya riyan. Bakit dinideny yan, chacha na yan, o PI na yan, ng mga congressman? Bakit nyo po idideny kung wala pong masama sa ginagawa nyo? The mere fact na dinideny nyo, talagang may masama dyan. No? May masama dyan sa ginagawa ninyo. Pero yung siraan ninyo, yung isang Marcos, kayo ay supporter ni Marcos. Ako, nakikisimpatya lang ako kay Manang Aimee. Kahit maka Duterte kami. Kasi minsan tayong naging bahagi ng unity. Nauunawaan natin kung saan nagmumula si Senator Aimee. Sa totoo lang, siya lang nga po yung may sense sa pamilya na yan ngayon. Dahil siya lang po yung nakaunawa na pinalayas na sila minsan sa Malacanang ng taong bayan. Siniraan po sila sa ng dekada. Dekada po silang siniraan eh. Di ba? Tapos nabigyan po sila ng another chance sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga Duterte na pagkapanalo pa lang gusto nang tablahin itong mga supporter ni Pangulong Marcos. At ngayon po kung ano-ano sinasabi na wala parang gustong palabasin na walang silbi yung suporta ng ni Sara Duterte. Okay, matagal ko na pong tinapik yan. Natapik ko na po yung Catch Up Friday na yan. May paliwanag po ako dyan na maganda eh. Okay, pag-usapan po natin. Ito po, punta po tayo rito sa NTFL Cup. Alam po natin, dumating dito yung UN Rapporteur, no? Hindi po yan ICC, no? Ito po, ang UN Rapporteur po, ang kahulugan po na UN Rapporteur, meron pong kahulugan yan. Sila po yung mga ano po yan, no? Mga specialized po, lalo na po yan, United Nations Rapporteur on Human Rights. Ibig sabihin, ang focus niya, Human Rights. Oh, ngayon, nakipag-usap po siya sa mga tinatawag nating mga ewan ko kung saan nakikipag-usap 'yan. Bakit hindi sa gobyerno makipag-usap? Bakit sa mga kalaban ng gobyerno nakikipag-usap? At na-realize po niya, ito yung sinabi niya, no? Outdated na raw po. Outdated na raw yung NTFL ka, kaya dapat na raw buwagin ni Pangulong Marcos. Alam mo, Madam Rapporteur, kasi ang pinarating sa kanya yung NTFL ka ay ginagamit pang red tagging, no? Ginagamit daw pang red tagging. Alam nyo, kayo, human rights pala gusto nyo. Tama, no? Punta kayo sa Ukraine. Punta po kayo dito sa Israel. Diyan po nagaganap yung human rights. NTFL CAC from the word, from the meaning itself, no? United Nations Task Force to End Local Communist Armed Conflict. No? Gusto po wakasan na ng gobyerno. Gusto pong wakasan na ng gobyerno yung kaguluhan dito, kami na lang po yata sa buong mundo, no? Ilan na lang pong bansa sa buong mundo ang may insurgency problem pa, no? UN Rapporteur. Ang tanong ko po sa inyo, UN Rapporteur. Yung UN po ba tinulungan kami para mawala po ang problema namin dito po sa mga insurgent namin, mapa NPA, mapa iba pang insurgent diyan sa mga separatist movement diyan sa Mindanao? No? Nakipag-usap lang po kayo sa mga human rights eh. Parang makasalanan na yung NTFL CAC sa inyo pong pagkaka, para po sa kaalaman ninyo, kayong mga taga-UN Rapporteur. Kung hindi nyo pa po alam, 1968 pa po natatagyang CPP na yan. No? Matanda sa akin ng isang taon yan. So 55 years na po. No? 55 years na po kaming may suliranin. Dito po sa tinatawag nating insurgency. Ngayon, nakikipag-usap naman kada po may bagong rehimen, kada po may bagong pangulo. Nakikipag-pistok po kami diyan po sa same people. No? Wala pong pinaligtas po 'yan mula po kay Cory Aquino hanggang kay Duterte, Digong Duterte. Hanggang kay Rodrigo Duterte. Lahat po nakikipag-pistok diyan sa same group na 'yan. Pero wala pong nagtagumpay. Bakit po? Lahat may kasalanan, yung gobyerno.
Hindi seryoso yung gobyerno. Seryoso po ang gobyerno. Sino po bang gobyerno ang may ayaw na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas? Eh kung gobyerno po ang seryoso, sino po ang hindi seryoso? Alam po ninyo, no? Sa totoo lang po, yung NTF-ELCAC po, napakaganda po ng ginawa. Kasi noong araw, purely military lang po ang paglutas namin dyan. Kaya po hindi natatapos. Sabi nga ni Senator Bato, then General Bato, no? Eh, may papapatay sila, merong mapapasuko, mapapatay, sumusuko. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...